Himayin po natin itong papayaw ng Amerika sa China kasunod ng laser pointing incident ng China sa isang Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, inilarawan ni U.S. State Department spokesman Ned Price ang ginawa ng China bilang provocative o nanguudyok at unsafe or hindi ligtas. Maituturing din daw itong isang dangerous operational behavior. Pero ito po ang higit na may implikasyon. Nagpaalala ang U.S. at China na merong mutual defense treaty ang Pilipinas at ang Amerika. Sa ilalim nito, kailangan magtulungan ang dalawang bansa kung sakaling magkaroon ng armed attack laban sa isang public or government vessel. Ginit ng U.S. State Department na ang anumang pag-atake sa puwersa ng Pilipinas kasama na raw ang Philippine Coast Guard ay saklaw ng USRP Mutual Defense Treaty. Bakit po mahalaga yan? Sa mga nakaraang administrasyon kasi ng Amerika, mas maingat ang U.S. na hindi mag-commit basta-basta kung sakaling sumiklab ang digmaan sa West Philippine Sea. Pero po sa kasong ito, ang U.S. State Department na ang nagpapaalala sa China na maghinay-hinay para hindi pumasok ang Amerika. Ano ba ang nakalagay dito sa Mutual Defense Treaty of 1951? Sa Article 4, kinikilala ng parehong bansa ng isang armadong pag-atake sa alinman sa kanila sa Pacific Area ay sabay nilang haharapin. At sa Article 5 naman, nakalagay na ang gantong klaseng pag-atake sa alinman sa dalawang bansa ay ituturing na rin na pag-atake sa parehong bansa at kailangan itong tugunan. Hindi pa naman po umaabot sa ganun. Yung nangyari sa Ayungin Shoal, maituturing daw na isang slow and incremental escalation, sabi po ni Professor J. Batong Bakal ng UP Institute of Maritime Affairs. Parang unti-unti kang pinipitik, pero hindi ka naman sinusuntok. O di kaya parang linabasan ka ng barel ng iyong kaaway na kapitbahay. Pero hindi pa maituturing na pag-atake ang paggamit ng laser ng Chinese Coast Guard. Posible raw na kapareho ito ng mga laser na ginagamit laban sa mga pirata sa Somalia para sila ay bulagin. Ang tawag po ni Batong Bakal dito ay Directed Energy Weapon. Noon pang 2019, meron ng mga bansa na nag-deploy ng itong mga uri ng laser systems laban sa mga pirata. Halimbawa nito po ay itong nakapost sa website ng Marine Insight, isang website para sa merchant marine industry. Babato po ito ng isang 3-foot wide na beam of light na maaaring umabot ng milya ang layo. Pag tinamaan ng pirata sa mata, masisilaw siya o mabubulag panandali kaya't hindi siya makakalapit sa barko o makakapamamaril. Ang problema, tinutok ang laser na ito ng Chinese Coast Guard vessel sa isang Philippine Coast Guard vessel. Ito na mismo, ayon kay Batong Bakal, ay isa ring escalation dahil po government vessels na ang nagkikiskisan at hindi lamang Chinese militia laban sa mga Filipino fishermen. Isa pa, ang Chinese Coast Guard ay hindi na purely civilian gaya po ng Philippine Coast Guard dahil po nasa ilalim ito ng China Central Military Commission.